Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buo Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang Occidental Mindoro. Ayon sa FIVOX, naramdaman ang pagyanig bandang alas 5:05 Lunes ng umaga. Ang epicenter ng lindol ay nasa kanlurang bahagi ng lubang sa naturang probinsya at tectonic ang origin. Naramdaman ang pagyanig sa intensity 3 sa Quezon City, Taguig City, Mandaluyong City, Makati City at intensity 2 sa Talisay, Batangas. Kumpirmado na ang pagdalo ng siyam sa 10 presidential candidates sa inilunsad na debate ng Commission on Elections o COMELEC. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na sigurado na ang pagdalo ng siyam matapos magpaabot ng abiso sa kanilang tanggapan. Ang debate ay may temang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Kabilang sa nagkumpirma ng kanilang attendance, sina Ernesto Abella, Lady De Guzman, Isko Moreno Domagoso, Norberto Gonzalez, Panfilo Ping Lacson, Faisal Mangondato, Jose Montemayor Jr., Manny Pacquiao, Lenny Robredo. Sa mga presidential candidate ay tanging si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hindi pa kinukumpirma ang pagdalo sa debate. Tatlong presidential debates ang itinakda ng COMELEC na magsisimula sa March 19 at susundan ng isa pang debate sa April 3 at April 24. Samantala, pito sa vice presidential aspirants ang naghayag na rin ng kanilang attendance sa COMELEC debate. Kinabibilangan nito ni Walden Bello, Rizalito David, Manny Lopez, Doc Willie Ong, Francis Kiko Pangilinan, Carlos Serapio, Vicente Tito Soto III. Hindi naman dadalo sa debate ang running mate ni Marcos na si Davao City Mayor Sara Duterte at maging si dating Mayor Lito Atienza. Umaapela ang Department of Energy o DOE sa mga oil company na gumawa ng paraan para maiwasan ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito'y sa gitna na rin ng pangamba sa patuloy na pagmahal ng gasolina at krudo, sanhi ng kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Noong nakaraang linggo ay nagpatupad ng pagtaas ang oil companies at sa susunod na linggo ay may inaasahan umanong panibagong oil price adjustments. Pinangangambahan rin na umabot ng 100 pesos per liter ang gasolina, kaya patuloy ang apela ng DOE sa publiko na magtipid. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.